Itong umaga nga, lumabas nga kami nila Geraldine kasama nga si Jinea. Papunta nga kami ng Mangkosme, bilihan nga yun ng mga appliances. Dito lang nga yun sa May Muntinlupa, papunta naman siya ng sukat. Sabi ko nga kay Geraldine, agahan nga niya yung pagpunta nga sa siya para nga sunduin kaming dalawa ni Jinea. Alas 9:30 na nga nakarating si Geraldine. Pagkadating nga niya, umalis na rin din kami kasi nga nakaready na rin naman kami. So yun, dito nga kami unang pumunta sa May Mangkosme. Ito nga, inirecommend lang din sa akin to ni Mean, yung may-ari nga ng spa doon na kapitbahay ko sa kabilang shop. Sabi niya nga kasi mga mura nga daw yung mga appliances nga dito. Mag-a-add kasi kami ng isa pang ang aircon doon sa store nga namin. Kasi yung unang aircon na in-install, 1.5 HP lang siya, kaya talaga mahirap palamigin yung buong area. Hindi nga kami nakakuha dito sa Mangkosme kasi yung hinahanap ko sana yung may pre-installation. So yun nga, 10K nga yung bayad nga sa kanila para ma-install nga yung aircon. Kaya nakarating nga kami ng festival para dito naman tumingin. So ito kasi gagamitan ko siya ng credit card. Yun nga, finally, magagamit ko na rin yung card ko. O diba, finally na magkakautang na din ako. So yun, alam nyo ba, magwa 1 year na sa akin tong card na to. Talagang hindi ko siya ginagamit kahit na ano pang mga pangangailangan ko. Or kailangan na kailangan ko yung pera, hindi ko talaga siya ginagamit. Mabawasan na lang talaga yung savings ko, wag lang talaga akong mangutang. So yung laman nga ng credit card ko, mga kapatid ko lang din naman yung gumagamit. Kaya pasalamat na lang din talaga ako sa kanila kasi nga hindi siya na-expired. So yun nga, nakakuha nga ako dito at Coppel nga yung nakuha naming brand. Medyo may kamahalan nga to at 1 year ko nga siyang babayaran. So yun nga, binigyan na nga ako ng quotation kung magkano nga yung monthly kong babayaran. Habang nakaupo nga kami doon at inaantay nga namin yung unit, kinuha ko nga yung cellphone ko para kwentahin ko kung magkano nga yung babayaran ko monthly. So yun nga, dinivide ko nga siya sa 30 at 90 pesos nga yung lumabas. Sabi ko nga kay Geraldine at kay Jinea, 90 pesos lang naman pala. So yun, kayang-kaya ko yan. 1 year ko nga tong babayaran. Yung salesman nga, inooperan nga niya ako na bayaran ko raw siya ng 2 years. Sabi ko nga sa kanya, ay kuya, ayoko kasi masyado nang nakakainip yun. Hindi nga, pre-installation din nga tong nakuha ko, pero mas mura naman siya kaysa dun nga sa Mangkosme. Ini-avail ko na nga rin kasi yung installation nga nila para makuha ko nga yung inclusion ng warranty. Pagkabalik nga namin ng shop, may mga estudyante na nga kaming naabutan. Meron nga daw mga nauna pa nga dito at naghahanap nga ng chicken pastis. So si Geraldine nga, nagluto nga siya ng pansit Canton. Nakabili nga kami sa dali nga ng kikiam, kaya yun na nga yung inihalo nga namin. Ilang araw na rin daw kasing kinikraving nga to ni Geraldine, kaya ito nga yung naisip nga niyang lutuin. Kain tayo guys, pansit Canton, luto ni Geraldine. With Java rice. Tara. Bakit sa'yo yung isa't kalahati? Eh, dalawa. Mati tayo ah. Canton pa? Ha? Birthday ko na eh. Wala lang. Birth month ni Geraldine. Thank you so much. Habang walang masyadong customer, kain ka. Hello? Hello, Karapati. Pagkatapos nga namin kumain yung mga estudyante ng St. Ignatius, mabenta nga yung pastel nga namin, halos sa kanila nga naubos. Nagluto na nga ulit si Geraldine ng panibago. Biniro nga ako ni Jinea na mabenta nga yung pastel namin. Bakit hindi kami gumawa ng pastel na nasa jar. Sabi ko nga sa kanya, minsan nga gagawin nga namin yon. Ganun naman kasi talaga sa negosyo, kailangan mo talagang subukan ang subukan. Kasi hindi natin alam yung mga future na pwedeng dalhin sa atin ang mga ginagawa natin ngayon. Lalo na nga kapag consistent mong ginagawa yung mga bagay na yon. Based nga sa experience ko sa buhay ko, kapag consistent kang ginagawa yung mga bagay na gusto ko, nagbubunga siya, although matagal, pero ganun talaga kasi nga kasama yung sa proseso, yung pag-aaral. Kailangan lang talaga sobrang patience at hindi ka may inipin. Kasi nga one day makikita mo na lang, ay eto na pala yung pinaghihirapan ko noon. So yun, consistent is the key. So itong gabi nga si Charlie nga, napadalaw nga dito sa shop namin kasi bumili siya ng pagkain para sa lolo niya. Hindi nga siya masyadong tumambay nga nitong time nga na to at nagmamadali din. Pati siya. Pati nga sila Jasmine, yung customer ko nga na mahilig nga kumain ng chicken biryani. Kasama nga niya ulit yung kaibigan nga niya. This time nga, parehas nga sila nang kinain, fried chicken nga yun. Pagkatapos nga ng ship nga namin, bumili nga si Jinea nga ng pares. Nung isang araw pa nga sila nag-crave nga nito ni Geraldine. Nung nakaraan nga, pagkatapos nga sala ng trabaho nga namin, lalabas nga kami para nga kumain ng ganito, kaya lang hindi naman siya natuloy. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!